So, first, we have to read first before reacting carelessly. Kung ganito ang instruction ng BIR, ganito sila mag-start ng kanilang letter, ganito rin yung pag-i-start ng letter natin. Kailangan nating i-acknowledge itong na-receive na letter na ito. ASAP. Yun yung first part. Second part, babasahin natin. Ang sabi, meron daw tayong partial document presented. True or correct? True or false? False. So, kailangan nating i-prove na false itong statement na to. Hindi nga eh. So, kailangan nating i-prove. Second statement, yung ginawa daw nila is in conformity with the settled rule. Settled rule. It is presumed na alam natin yung settled rule. At it is presumed na alam nila yung settled rule. Yung ganda eh, di ba? So we have to prove na hindi nila alam yung settled rule. And number two, we have to prove na alam natin yung settled rule. Yun yung content nung ating reply. Kasi dalawa yung phases ng ano eh, nung labanan, laws and facts. Yung lumabag sa law, lahat ng gagawin nun illegal. Yung walang facts, ang gagawin nun illegal. So yun pinag-uusapan natin Anthony, G, Joyce at saka Mao, yun ang trabaho. Yun lang ang assessment. So kung hindi kayo makaka-comply doon, talo ang kliyente. Talo kayo at hindi kayo magiging mahusay na tax specialist kung hindi nyo alam gawin yan.